Ganon din pala, hindi rin pala nyo gagastusin. Isipin ninyo, 3 billion pagkatapos kalahati lang ang magagasta, Mr. Ch. Ito yung hindi ko masyadong maisip. Paano ba talaga? How efficient should it be? Tumitindi ang ginagawang paninira ng mga taong nais na pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Ito ang naging pahayag ng pangalawang pangulo sa kanyang video statement. Nagiging mas matindi, mapangahas at dispirado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil at isang warlord. Sinabi ni Bibi Sara na ang paninirang ginagawa sa kanya ay bahagi ng black propaganda at pamumulitika na ibig siyang makitang mabigo bilang isang public servant. Dagdag pa ng Vice President na hindi ito magiging dahilan para siya ay huminto kundi para lalo pang pagbutihin ang kanyang trabaho para sa bayan. Samantala, itinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang property administrator ng religious group na ni Pastor Apollo Quiboloy. Isang senator naman ang to the rescue sa pastor at naniniwalang si Quiboloy, ang son of God, ang kilalang malapit kay Pastor Apollo Quiboloy na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinalaga ang bagong administrator ng mga ari-arian ng religious group ng pastor na Kingdom of Jesus Christ. Inanunsyo yan sa isang post ng SMNI. Sa X, wala na silang ibang ibinigay na detalye. Ano naman ang ibig sabihin ng pagkakatalaga kay Duterte bilang property administrator? Ayon sa dating presidential legal counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, pangangasiwaan ni Duterte ang mga ari-arian. Oras na may hindi magandang mangyari kay Quiboloy, merong gustong kumuha ng properties. Siyang may responsibility rin to block it, to get it back. Anything about the properties, siyang in charge. Properties lang, wala raw itong kinalaman sa mga operasyon ng Kingdom of Jesus Christ. He will be the administrator of the properties of the Kingdom of Jesus Christ. Yung mga properties, hindi yung mamamahala siya sa Kingdom of Jesus Christ o yung tungkulin ni Pastor Apollo. Nangyari ito kasunod ng pag-unseal ng korte sa Amerika sa arestuarant laban kay Quiboloy, gayunman sa iba pang opisyal ng religious group na nahaharap sa patong-patong na kaso gaya ng fraud at sex trafficking. Hakbang na raw ito para masimulan na ang proseso ng extradition kay Quiboloy. Bukod sa pagiging wanted ng FBI sa Amerika, iniimbestigahan din ang komite ng Senado sa pangunguna ni Senadora Risa Ontiveros ang mga pang-aabuso raw ni Quiboloy para sa kilalang malapit din kina Quiboloy at Duterte na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pinupolitika lang ang pastor. Naniniwala rin daw si de la Rosa na hindi magagawa ng pastor ang mga paratang sa pang-aabuso. If you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo humahanga sa kanya. He is the son of God. So least expected ko sa kanya na gumagawa ng ganong offense. Opinion ko lang yan. Hindi ko naman siya nakikita 24 hours a day. Sa ngayon, apat na senador na ang pumirma, kabilang sina Senator Robin Padilla, Bongo, Aimee Marcos at Cynthia Villar para harangin ang pagpapaaresto kay Quiboloy dahil sa hindi niya pagtalima sa sabina ng Senado na una nang nanindigan si Quiboloy na hindi siya dadalo sa tinawag niyang bogus hearing. Hindi lang sa imbestigasyon ng Senado, pinadadalo si Pastor Apollo Quiboloy para ito sa umano'y pang-aabuso niya sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. May sabina rin siya sa kamera para naman sa pagdinig sa mga paglabag umano ng Sunshine Media Network o SMNI sa kanilang prangkisa. Ang SMNI ang broadcast arm ng KOJC pero sa ilang liham sa House Committee on Legislative Franchises, sinabi ng kampo ni Quiboloy na hindi siya dadalo sa committee hearing sa March 12. Honorary chairman na lang daw kasi ang pastor at 2018 pa hindi kasama sa pamamahala at operasyon ng SMNI. Kasabay nito, nagbigay ang kampo ni Quiboloy ng mga pangalan na pwedeng maging resource person sa pagdinig at sa pagsasapubliko ng korte sa Amerika ng arestuarant ni Quiboloy para sa mga kaso ng sex trafficking, cash smuggling at iba pa. Binuhay rin muli ng Department of Justice on sexual abuse at human trafficking charges laban kay Quiboloy. Sabi naman ng DOJ, wala pa silang natatanggap na extradition request para kay Quiboloy. Panawagan ng ilan sa ating mga kababayan, dapat tulungan ni Congressman Marcoleta si Pastor Quiboloy para maabsuelto at mabasura ang kaso.
Isulat ang inyong reaksyon at komento. Sunod-sunod yung pag-suspend sa SMNI, yung pagreklamo sa kanila doon sa social media and so on, di ba? Tapos yung mga cases, tapos may Senate investigation. It cannot be a coincidence na sabay-sabay yan. So, nag-organize ang KOJC para ipahayag ang kanilang nararamdaman tungkol dito sa napakalaki namang coincidence. Nasabay-sabay lahat ng mga investigasyon, refiling, and so on. It can, para sa akin, di ba, masyado ng malaking coincidence yan. It stretches the imagination. So, and of course, they start it off with a prayer. Sila po ay nagdadasal dahil syempre sila ay religious organization. Ngayon, pag nag-iimbita sila ng ibang tao, kailangan pa ba yung ibang tao na hindi naman nila kasapi ay magdarasal din? Hindi sila nag-i-impose. Hindi katulad ng mga nagki-question dyan na hindi nila naiintindihan ang konteksto nito or pilit nilang hindi iniintindi at may masabi lang sila against it. Kasabihin nila, may prayer ba? Nagdasal ba? Well, nagdasal yung mga kasapi pero kaming mga guests, hindi naman po kami required. Diba? Pwede rin naman akong makilahok, hindi kami pareho ng religion. Pero gayon pa man, respetuhin ko kung sila ay nagdadasal, tatayo ako kung kailangan tumayo at magdadasal din ako. Pero anong paki nyo kung magdadasal kami o hindi? Diba? Anong paki ninyo? Dun sa pangalan ng rally, nakilahok ba kayo? Kayo ba ay mga kasapi? Diba? Hindi. That's none of your business. So if you're going to ask, bakit po? Ano? Yes, of course. Share, everybody. Nagtatanong kasi yung ibang tao for permission to share. By all means, share. So, ang punto dito is, if you're going to ask, you ask naman something substantial. Kung ang punto ninyo is just to say something negative, then, okay, alam na namin yung mga kababawan ninyo. Are you really helping? Nakakatulong ba kayo kung talaga kayo ay naniniwala sa inyong presidente? Ating presidente, sorry. Munti ko na makalimutan. Sa ating pangulo. Sa ating sa pamamalakad ng gobyerno. Edi engage, 'di ba? Say something substantial. Argue. But they're not. They just want to throw all of these negative things and do they honestly think that is going to stop us? Is that going to stop anybody? No, as a matter of fact, kahit pagka nagiging personal nga sila, mas nakakaantig ng damdamin. Sabi ni Sir Sunny, right, anong pakinin nyo? Sabi naman ng iba, nanggugulo daw tayo sa kaisipan ng mga tao. Excuse me. Ang panggugulo ng kaisipan, dun po nangyayari, nagbubunga ng mga bagong idea. Yun ang punto. Sabi kasi ito ni Hector Garcia dun sa TikTok, nanggugulo kasi tayo sa kaisipan ng mga Pilipino. At sinong may sabing masama ang panggugulo ng isipan ng mga tao? You're supposed to ask questions. You're supposed to question everything. Anong sa tingin ninyo, is any learning going to happen kung tanggap lang kayo ng tanggap? Di ba? At bakit natin hindi kikwestiyonin ng gobyerno natin? Ginagamit nila ang pera ng taong bayan nang gagaling sa ating mga nagbabayad ng buwis. And yes, oy, huwag kakalimutan, April 15, deadline ng pagbayad ng buwis. Bayad po kayo ng maaga. Kung kayo po ay magbabayad ng maaga. Kung kayo po ay magbabayad, unless magsi-civil disobedience po kayo. Gayon to man. Diba? So, yung mga ganitong pangyayari ay pagkakataon din para matuto ang ordinaryong mamamayan tungkol sa kanilang mga karapatan na nakasaad sa sadigang batas. So, yan, sabi ni Ma'am Finay, Hector from TikTok, hindi kami nanggugulo, tinatama ni Atty. Trix ang maling ginagawa ng gobyerno. Correct. Or pinagsasabihan natin sila. Kasi, saan ba nang gagaling ang power ng presidente? Hindi ba galing sa atin yan? Hindi ba tayo ang nagbigay ng power na yan? Hindi ba pagka sa susunod na eleksyon, pwede rin natin bawiin? So, babawian natin ng power yung mga gusto niyang iupo? Hindi na natin papayagan yung mga yan umupo. Yung mga i-endorso ng ating Pangulo, hindi na natin i-elect yung mga yan. So, yes, I'm here to answer those questions. I'm here to answer that criticism. I'm here to tell you that criticism is not wrong. Ang pagrarally, hindi yan mali. Bakit kayo nagagalit sa aming nagrarally? Ako nga, kahit panahon ni Duterte, ang daming tao nagagalit. Dahil yung mga pula, nagrarally. Yung mga estudyante, nagrarally. Ako okay lang.
Because that's part of the right eh. Andiyan yan. Kahit ayaw natin yung sinasabi nila, karapatan nyo yan. Yun nga lang, manda kayo, sasagutin namin yan. And that's the entire point. Yung punto dito ng ano, yung punto ng kalayaan magsalita at magpahayag ay para may free exchange of ideas. Alam nyo, a long time ago, bawal yun eh. Bawal yung free exchange of ideas. Kaya mabagal matuto yung mga tao. Halimbawa, di ba, ito parati kong binibigay na example, panahon ni Galileo, ang simbahan, ang paniniwala ay ang buong universe, eh, nasa gitna ng buong universe, ang mundo natin, dahil syempre, tayo ang pinili ng Diyos, pinagpala ng Diyos, tayo ay creation ng Diyos, so we are the middle of the entire universe. And middle also of the solar system, which of course wasn't yet called the solar system kasi kailangan ng araw. The araw yung nasa gitna. So nung sinabi niya na, eh, unfortunately, tama si Copernicus na nasa gitna ng lahat na ito ang araw. Naku, anong ginawa ng simbahan? Eh, una, pinigilan siya. Inaresto siya at muntik na siyang mapa-execute. Di na hinold siya for trial. Pero dahil respetado siya na tao na may kaalaman, isang dalubhasa, house arrest na lang siya at sinabihan siya, kailangan i-recant niya. Kailangan umatras siya dun sa sinasabi niya. So napilitan siya sa harap ng mga opisyales ng ano ng simbahan na sabihin, because it was in Italian. Ano. So, okay, it does not revolve around the sun. Does not turn. Kumbaga, sa mga scientists, they shorten that. Yung professor ko, yun ang translation niya, it does not turn. So, no, pero, nung paalis na siya ng trial niya, pauwi na siya sa bahay where he was going to be held for house arrest, sutil pa rin talaga, as he was leaving, nadinig daw siya, and yet it turns. Sabi niya ganun. Anong ibig sabihin ng kwento na yon? Ibig sabihin, kahit ipaatras ninyo, kayong mga kritiko, kayong mga ayaw sa amin na magsasalita, kahit patahimikin nyo kami, hindi magbabago yung pagkakamali na yan. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang ibig sabihin din ng ating karapatan magsalita at magpahayag. Ibig sabihin, pwede tayong maglabas ng idea, pwede tayong maglabas ng ating pagpupuna, pwede tayong mag-criticize, at pwede lalo na mag-criticize ng ating gobyerno. Korte Suprema na mismo ang nagsasabi. Korte Suprema nagsasabi. Alam nyo, kahit nagkakamali kayo, basta walang mali siya sa inyong pagsasalita, okay lang yun. Kasi kailangan talagang kinikriticize ang gobyerno. So, if people try to get mad at us for speaking out, na wala na silang masabi, sasabihin nila, bakit yung nagdadasal ba kayo? Prayer rally kayo. Number one, pakinyo, nagdadasal ba kayo? Kasapi ba kayo? Ang dapat nagre-reklamo na hindi kami nagdadasal dyan ay yung mga organizers at yung mismo mga kasapi sa KOJC. Hindi naman po sila yung nagre-reklamo doon. Pangalawa, yung mga nagsasabing, ginugulo ninyo. Ang isip ng taong bayan, aba dapat lang. That's where learning starts. Ewan ko kung nagturo kayo, pero ako nagturo ako. I taught a preschool and I taught university. At itong sinasabi ko sa inyo, kailangan ginugulo yung isip, kailangan we make those brains work. So, kukonnect ko lang po yung impression, ha? Hindi po ako galit sa presidente. May nagsasabi dito, eh. Nagtatampo ba kay presidente? Well, yung personal ano ko, actually hindi. Hindi. Because hindi ko pa kasi nakikwento kung ano nangyari. So, huwag kayong mag-a-a. There will come a time na may ikikwento ko ito. But the truth is, pareho kami ng pananaw ni Presidente Duterte, ni former President Duterte. We think that this president, he's a good man. But unfortunately, there is something wanting in his leadership. There are too many people that pinapayagan niya. May mga namimihasa dyan. May mga, di ba? May mga tao dyan na namimihasa sa katamaran o sa kawalang ginagawa. O kaya masyadong mabagal. Thank you.
So yung kulang ba? Kulang ang serbisyo ng gobyerno sa atin. Kulang yung kanilang binibigay. And of course, hindi ba tama lang na hanapin natin yung mga pangako? Hindi ba tama lang na i-call out natin, nasan yung pinangako nyo? Di ba merong, ano, merong kanta na yan? Dati nung hindi tayo madalas naka-copyright strike, pwede pa akong kumanta. Sa TikTok lang ako pwedeng mag-ganun. Okay. So. Sabi ni anak, after 2 years, balik na uli kayo sa pakikibaka para sa katotohanan. 2 years pa. I continued to criticize. I just would not talk about why I left or even talk about the president. Alam niyo kung bakit? I wanted to give him a chance. Kailangan meron tayo, di ba? Hindi naman tayo pwedeng maningil kung di natin binibigyan ng kahit ano. So, binigyan ko siya ng chance na nahimik ako on him personally. Wala akong obligasyon dun sa mga cabinet secretaries, although mga kaibigan ko karamihan sa kanila. So, gave him a chance, gave him so many chances. Pero after that, di ba dapat naniningil na tayo? Para tayong nagpapautang eh. So, sige. So, umpisa, bibigyan niyo ng pagkakataon, makabayad yan sa'yo. Pakitain niyo muna yung tao para makabayad. Eh, ito. Nasa na. Hindi man lang, ano, hindi man lang kumita. At ito yung masakit dyan. Hindi man lang nag-i-explain. Ayun, sabi ni Sir Manuel, Filipinos want to know the truth, tell the truth, tahimik siya, walang pakialam sa mga nangyayari. Ayun na nga. Okay. Okay. So, sabi ni Ma'am Carolina, pupunta na naman sa Germany before the campaign. Nagpunta din ba? Will it be for the same purpose? Hindi ko nga alam eh kung ano yung purpose dyan. And I don't really like to speculate. Yun, sabi ni... Pero ito nga yung, ano, yung punto eh. Ang pagpunta daw sa abroad ng madalas ay supposedly because he makes a pitch for investors to come into the country. Pero tama po kayo. Tama po kayo sa inyong punana. Eh, kayo na mismo yung nagsabi, hindi po mapasok ang foreign investment dito dahil may problema sa saligang batas. Charan, so now we go to RBH 7. Excuse me. Medyo inuubo kasi ako. Gusto ko lang ibanggit si Sir Sunny. Sabi ni Sir Sunny, he may be good but he's not fit to lead because he does not walk his talk. I voted and supported him. In fact, certain friends cursed me. Ay, ako nga eh. May mga ka-eskwela ako at kaklase ako na hindi ako kinikibo dahil dyan, dahil sa pag-support ako. At ano, huwag kayo, nung ako ay umupo bilang kalihim, yung iba sa kanila, sinusumpa na talaga ako. Kahit mga kamag-anak. But sige, sabi ko, I want to give him a chance. Okay, so, RBH 7, pasado na daw sa house. Anong ibig sabihin nun? Well, of course, hindi naman sila masyadong halata na nagmamadali sila. Ano yung RBH 7? Resolution of Both Houses number 7 na yung economic provisions daw ang babaguhin sa ating saligang batas. Ngayon, may nagpuna sa akin at ang sabi, excuse me, bakit ano, fake news daw ako dahil sinasabi ko daw ang inaatupag ng administrasyon ay ang pagtuloy-tuloy ng kanilang termino o term extensions. May nagsasabi pa nga na hindi normal naman yon na lahat ng mga umuupo ay gusto nila ng kanilang term extensions. Ay, excuse me, hindi totoo yon. President Duterte said, I have 6 years and hindi na siya hindi siya nagtangka na i-extend yung kanyang termino. Hindi. After 6 years, he bowed for the last time to the Filipino people and turned it over to BBM. Naalala niyo yung turnover. Inintay ni Presidente Duterte. Si BBM is brought in by a car. They shake hands. Sinamahan muna ni Presidente, hinatid muna sa loob, and then they come out, hinatid siya ni Presidente BBM. Sumakay siya, and he went straight to the airport to go home to Davao. I think may stopover yata sa mall somewhere. So,
So, that's it. So, ano yung sinasabi ko daw na may tangka sila na ano daw yung pruweba ko? Well, ito especially President, former President Duterte was talking about that. And, have you heard of anybody trying to deny it? Have you heard President Marcos say, no, this is not the purpose for charter change? No. Did the Speaker of the House, who has been directly accused of trying to engineer becoming Prime Minister and so on, has he denied it with any kind of sincerity? I haven't seen that sincerity. Look, sabi ko, even Speaker Martin, pag kilala mo, he doesn't seem like the kind of person that the way people talk about him on social media, but his actions, they're certainly worth questioning, diba? Why the need to disregard the Senate? Ano yung gusto nilang ipasok? Bakit tinuloy-tuloy? Bakit hinahawakan pa rin yung mga signature sheets na yun? Bakit sinasabi nag-flip-flop ang COMELEC? In fact, bakit si COMELEC's Chairman Garcia tried to misrepresent the decision of the Supreme Court in Santiago versus COMELEC? Abogado yan si COMELEC Chairman. Siya yung nagsabi, hindi, inabandona na ng Supreme Court yung kaso ng Santiago versus COMELEC. Okay na daw yung RA 6735. Ha? Eh buti na lang, sinabihan siya ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio na, hindi, sino may sabing na-overturn yan? Binasa niyo ba yung motion for reconsideration? Denied po yun. Tinitingnan ko. Sabi ni Yongsi, pwede ba natin sabihin kaya madalas lumabas ng bansa kasi palpak ang Maharlika Fund? Hindi pa natin alam kung palpak because it hasn't even really gotten off the ground. So, meron na bang Maharlika Fund ang tanong? Sabi ni Ma'am Jennifer, di na sila mapagkatiwalaan. Sorry sila sa ginawa nila sa mga Dutertes, pambubudon nila sa mga taong sumuporta sa kanila during campaign. Tapos magtitiwala pa tayo. Good point, ma'am. Very good point. Okay. So, RBH7. So, yun nga. Ang sinasabi natin dito is, sure, I'm sure they're talking about it. Parang ang House, na, syempre napilitan sila dahil sinabi ni Presidente Marcos dahil umaalba na ang Senado dahil tumutuloy-tuloy yung pirma, tumutuloy-tuloy yung People's Initiative. And even during the course of the discussions dito sa RBH7, tuloy-tuloy pa rin ang reklamo after reklamo after reklamo ng bawat kongresista na hadlang daw ang Senado sa pagpabago ng saligang batas. So, nasan dyan yung term extensions at the fact that they are not telling us everything. Eh, yun na nga, eh, Kongreso nga, urong-sulong sila. Eh, di ba nagsisinungaling sila? Urong-sulong sila nung una. Ay, wala kaming kinalaman dyan sa People's Initiative. And then after a while, umaamin na yung mga kongresista. Eh, bakit hindi kami mag-People's Initiative? I mean, bakit hindi namin susuportahan ng People's Initiative? And so on. Sus, kaloka. Tapos, sinasabi pa nila, bakit kasalanan pa daw ni BBM na may kasalanan daw si Pastor Kiboloy? Excuse me and a half. Okay? Bakit? Bakit namin hindi iisipin na involved somehow ang presidente? He's the head of the executive. Sino ba ang nagbuhay ng mga kaso? Hindi ba DOJ? Asan ba, saan ba umiilalim ang DOJ? Hindi naman sila Kongreso. Ha? Hindi man sila under the judiciary, they're under the executive, under the president. So of course we're going to question the president. Of course, Mr. President, this is what your SOJ is doing. Are you not going to react? And if you're not reacting, we're going to assume that this is your policy, that you are allowing the DOJ to just get started on this refiling and all of that of these cases. Refiling and revival, ha? Okay. Now, may mga nagtatanong, ano yung power ni FPRD as administrator of KOJC? Alright. Ang pagkakaintindi ko ganito, may mga tao na dahil alam nila na magkakaroon ng problema or talagang pinuntulak nila na magka-problema si Pastor Kiboloy,
mainit na yung mata nila dun sa mga property. I mean, of course, KOJC owns a lot of land, a lot of infrastructure. They own several property here in the Philippines and abroad. So, iniisip nila, paano kung sabihin nilang fruits of the crime or something like that? Alam niyo kung bakit? Kung fruits of the crime, kung they allege a crime, tapos ito bunga ng inyong ano, ng iyong krimen. Kung ito bunga ng iyong krimen, pwede yan ano, kami ng gobyerno. So the court will take it and it will be auctioned. So para dahil alam ng KOJC na pinag-iinitan na sila, then inaano nila and they're making it very public. Kumbaga ito salag. 'Di ba? Sasalagin nila. Sige, subukan ninyong kunin yung mga property na yan. You're not going to benefit from this injustice. If ever, you're going to have a fight on your hands. So ito. Sige. FPRD kayo po ang administrator niyan. So isa pa yan ha, dagdag na yan. So ito na po ay dagdag doon sa ano, sa malaking coincidence na nangyayari. Una, biglang hinahanap na daw siya ng FBI. In spite of the fact na sila yung nagmo-motion doon sa hukuman abroad, na tumuloy-tuloy na yung kaso, hindi naman tinutuloy. O pangalawa, biglang na-revive yung mga kaso. Pangatlo, nagkaroon ng Senate hearing. Tapos ngayon, pinagnanasaan na yung mga property. Tapos, meron pa yung pagtatanggal o pagsususpindi ng prangkisa ng SMNI, pag-detain sa kanilang mga hosts. Hindi na po ito coincidence. Ang dami na pong nangyayari. So, anong ibig sabihin yan? It's oppression. Kaya, sinong maniniwala na hindi hihiyain at lalapastanganin ang mga karapatan ni Pastor Kiboloy pagka pumunta siya sa Senado? Sino yung magagaling na nagsasabing, ano, defend niya sarili niya? Excuse me. The Senate is not a court. He's not there to defend himself. He's being summoned as a resource person. So, wag niyang sasabihin that he should go there to defend himself. I hope you're hearing this. He is not being summoned to defend himself. He's being summoned as a resource person. That is not a trial. That is not a court. So sabihin ninyo, natatawa naman ako dito sa mga nagsasabing, punta siya doon para para depensahan niya sarili niya. Excuse me? Any Tom, Dick, or Harry can accuse anybody else. I cannot be compelled to go to the house of my neighbor if that neighbor is accusing me of something. Why should I do that? Why should I care? If they want Pastor Kiboloy to go there as a resource person, bakit? Ano yung kailangan nilang marinig kay Pastor mismo na hindi masasabi ng ibang mga saksi? Aba, napakalaki namang coincidence na sabay-sabay ang lahat ng ito. At ang hina-hina naman ng kanilang logic. So, paano tayo hindi makikiisa dyan? Hindi man ako kasabi ng KOJC, how can you resist not being in solidarity with them? Nakikita natin ino-oppress sila. Papabayaan ba natin yun? Because if they can do that to somebody who is as influential as Pastor Kiboloy, to an entire religion, can you imagine what they can do to individuals like us? Ako nga, wala naman akong kakampi. Pumasok ako sa Malacanang. Wala akong kakampi. Kahit yung mga tao na gusto kong i-hire bilang chief of staff ko, mga kasamahan ko dun sa loob who can, in the office of the secretary. Alam nyo bang pahirapan pa yun? Ganyan sila magpalakad eh. All the appointments are political and politicized. Kaya paano tatakbo yung burokrasya? May mga kalihim kayo. Pero hindi nyo bibigyan ng tamang tulong. Lahat ng mga posisyon dyan, kailangan political, kailangan meron kayong kaibigan, kamag-anak, whatever na ilalagay dyan. O kaya tao who is willing to be cooperative with you. Oh my gosh, why? Naku, hindi ba nila naiintindihan itong mga to? O hindi ba nila naiintindihan that we can actually see right through it? Na nakikita natin kung anong pakay nila? Huwag na kasi silang magsinungaling. Sabihin na lang nila, hindi retsahan, kasi kita naman natin eh. Tapos dadagdagan lang nila yung pagsisinungaling nila. Huwag naman po ganun. O at the very least, sana man lang ine-explain nila, o sige,
kayo hilig-hilig niyong sabihin kay Pastor Kibuloy, sige, punta kayo sa Senado, explain ninyo panig ninyo. Kayo kaya, mag-explain kayo ng panig ninyo. Ang dami ng galit sa inyo eh. Oo, sabi ni Celino File, hindi maiintindihan ng mga sarado ang utak. Well, depende kung sino yung nagsara ng utak nila. Baka naman sinarayan ng ano, ng pera. Diba? And by the way, ha, kayong mga tools ng gobyerno, tandaan ninyo, pera ng taong bayan ang ginagamit ninyo. Tumigil kayo dyan. Hindi ako nagbabayad ng buwis para magbigay sa mga taong ang pakay lang ay insultuhin ako. Tumigil kayo. Si Emil D.A. says, itong mga senador na hindi papirma in favor of Pastor Kibuloy, ekis na yan sa susunod na eleksyon. At sana lahat ng candidate ng mga Yellows at Marcos, Tambaloslos at Araneta, e zero vote natin lahat. Tulad ng ginawa natin noon sa Ocho Diretso. Tama. Kumbaga, ano ba? Ano bang tatawagin natin dito? Na kailangan mas zero din sila. Diretso inidoro din. Sabi ni Ma'am Evelyn, hello po, ang saya ko nakita kita, tumatayo ang balahibo ko kahapon habang nag-speech po kayo, and God bless po. Sabi ni Ferdinand Tabihe, salamat madam, nagsalita ka na mabuhay ka. Sabi ni CG Hion, tama ba yung pronunciation ko? What can you say sa tiuran ni Atty. Wagdag pa sa ang dating naglingkod sa current government na financial daw dahil may ginawang mali? Sa ano daw? Daw, huwag daw pangagsalitain sa rally ang dating naglingkod sa current government na financial daw dahil may ginawang mali. Financial? Ano yung financial? Hindi ko po maintindihan kung ano yung sinasabi eh. Baka meron dito makapag-clarify kung anong sinabi niya. Sabi ni Lubguban, Daisy, so ano po kaya ang stand ni Senator Amy sa mga nangyayaring Madam naman? Ilang beses ko nang sinasabi. Lahat na ba sila mga Marcos, i-let go na natin at di na talaga pagkakatiwalaan. Tatandaan niyo po, nagbigay ng statement po si Vice President Inday Sara na sinusportahan si Senadora Amy. Tandaan din po natin, si Senadora Amy ay kasama dyan sa mga nag-o-oppose dun sa, ano, sa contempt order ni Senator Lisa. Aray, yung katinang likod ko bigla! Okay. And Senator Amy has been very helpful in this. Hindi ko po naiintindihan bakit galit kaya. I think we're going to have to distinguish between the Marcoses and the Romualdeses. There are Romualdeses who are not on the side of Speaker Martin. Tandaan po natin yan. Kaya makakilala po natin yan. Yung iba, and of course, si Senadora Amy has made her stand very, very clear. So, hindi ko maintindihan kung bakit galit kayo kay Senadora Amy. The enemy of my enemy is my friend. Hindi ko naman sinasabing that they're pure, innocent, and lily white. I'm not saying anything like that because nobody is pure and innocent in politics. Okay? We all have to make compromises if we're in politics. Not we. They all have to make compromises in politics. Ganun talaga yun. That's why it's politics. So, and remember, gigil na gigil dyan yung mga taong ayaw na ayaw ninyo. Gigil na gigil sila kay Senadora Amy. So para sa akin, if I stand next to Senator Amy, mas lalo ba silang magagalit? Yes? Ah, okay. Doon ako tatayo sa tabi niya. Ganyan ako man sutil. So, ayaw nila kay Senadora Amy, doon ako. Sabi ni Amik, alam ko wala pa sa 1/4 speech mo, ano, aminin mas marami pa reserva mo. Kasi hindi naman po yun ang venue for an actual speech. You're there to, ano, to, iba yung speeches sa rallies. Iba yung, ano, speeches sa, ano, na, what do you call this, expository. So, ang problema, Sir Lionel, sabi niya kasi, I don't trust any Marcos, not even Amy. They have the same gesture during the campaign period. I understand your feelings, sir. Pero pag nasa laban ng ganito, at ang laban ay numbers, mahihirapan tayo kung mas marami pa tayong ginagawang kaaway na sana ay kakampi natin. That's the surest way to lose. United we stand, di ba?
Sabi ni Eddie, siguro Attorney Trix, kung close din sa mga Duterte ang INC, baka kakasuhan din nila at bakit sa dami ng pari na Katoliko na may kriminal na gawain, so obvious naman talaga. Well, iintayin na lang po natin kung ano yung move ng INC. Sabi ni PRD number one, I kind of understand why there's doubts with Senator Amy. Yes, she does criticize, but she doesn't really put her brother in the center of it. Laging ang blame ay mga nasa kapaligid, sa paligid. And don't you think you understand why? Bakit? Si Amy ba yung buong mundo? E kung tayo, gusto natin yung ano, yung leader talaga, kumbaga yung pangulo ang i-criticize, nothing Senator Amy can do about that is going to change things. But kakampi natin siya when it comes to, you know, things like this, KOJC, yung mga issues. Of course, the true test is when it comes down to it. Tignan natin. Pag hindi siya sumama, pwede alam na, di naman kailangan niya sumama, di ba? O pag sumama siya, pwede alam din natin. But ultimately, well, the person she needs to have trust her, the trust she needs to gain is VP Inday and ano, former President Duterte. So ako, I will take my cue from them. Right now, ang nagbigay ng statement si VP Inday. So ako, nagtitiwala ako kay VP Inday. O sige, ma'am, you trust her? Okay. Sabi ni Wow, Wawa Wee Wow, the only achievement of PBBM so far is the Pogcorn new logo. Hi, kay Well Falks. Sabi ni Lol Kalin Ocampo, o nga po ma'am, dead man ni PBBM, ang hinaing ng mga Pinoy, nakita din ang stand ni Senadora. Hi. Sabi ni user 1174655, BBM is banned daw sa Switzerland. I thought dun sila nagtago ng ill-gotten wealth. Teka, didn't he go to, ano yung pinuntahan nila na nag-skiing sila? San ba yun? Hindi ba Switzerland yung ano? Yung World Economic Forum? Bakit sa, ano, parang dapat consistent naman yata sila. Sabi ni Stan Cirilia, ready ka na ba? Napaproud ako sa'yo kagabi. Nasa isip ko, practice mo na yon sa campaign mo if ever. Oy. Ah, isa pa pala yun. Isa sa mga narinig kong, ano, kumbaga challenge that was thrown at me was, siguro tatakbo to ng senador. Sabi ko, maraming salamat at iniisip po ninyo na tatakbo akong senador na ganun ako kalakas ang loob tumakbo. But no, I'm sorry to burst your bubble. Andun ako kasi nakikibaka ako. Andun ako kasi naniniwala ako na kung di natin titindigan yung ganito kong klaseng kalaking oppression, eh when, by the time tayo na yung tinitira, nobody's going to stand up for us. So, I was there to do that. So if those people who think that they can ascribe any other intention sa akin, eh mag-isip-isip po kayo. At sa susunod, magpadala kayo ng pruweba. Maghanap kayo ng ano, nagsasabi na sinusponsoran nila ako sa akin pagtakbo bilang senador. O, at yung iba, may alam ako na isang ano, dating opisyal ng gobyerno ni Presidente Duterte, nang gigigil lang talaga na, ano, na mag-criticize sa akin. Kaya lang, we're on the same side. So if he does try to do something, ay, good luck sa kanya. Sabi ni Ma'am Jenny Rose, ano po yung feeling nung pumunta lang, nung papunta pa lang kayo sa rally, nung nasa stage na po kayo and after? Papunta ako sa rally, nasa, nag-live ako, di ba? So, ano, actually, sinabi ko naman sa kanila, hindi ko naman talaga intention magsalita. Nandun ako para makibaka to show solidarity. Kasi para sa akin, as many people as possible should stand with them. Kasi justisya ito eh. We just want the government officials to treat them fairly. Kung may kasalanan, may kasalanan, okay. Pero you don't, hindi mo sisiraan yung tao before he goes to trial. Hindi yung hindi ka pa nahuhusgahan ng hukuman, eh ang alam ng lahat ng tao, eh binabansagan ka na kriminal. Hindi naman pwedeng ganun, and I feel for anybody who has to go through that. Parang yung ano, di ba, may, ay nako, nakakaloka tong mga to. Sabi ni Antonio, huwag na magtiwala sa Marcoses. 20 years silang korap panahon sa martial law, kaya bagsak economy sa Pinas, nasa pamilya Marcos, sa mga cronies, kaya umpisa sa paghihirap. Ito ang problema eh. Duly elected naman si Senadora Amy. So ibig sabihin, may naniniwala din naman sa kanya.
Sabi ni Miret, ganda mo talaga kagabi sa buhay. Aga nga, wala pang barya. Galing mo talaga magpaliwanag. Gusto kitang maging senador. Palitan na natin yung mga kamoting mga senador. Ay, naku. So, sabi ni Ma'am Marie, natuwa po ako sa presence mo kagabi sa prayer rally. Alam kong marami kang nang nainis na tao sa loob ng mga kanya. Oh, I'm sure. I'm sure umaalarma na sila. Ayun, sabi ni Manuel Fortes, Ma'am Winnie Monsodo, formerly FNEDA, revealed the main target of Congress is term extensions, not economic provisions. Sabi ni Townsend, nawala po sila ng isang batikang abogado nung tanggalin kayo. Kawalan rin po kayo sa gobyerno nung umalis. Well, at least nakapagselbisyo tayo, kahit paano. Sabi ni Welfalx, go, 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 run for public office, we want you out there. You don't, ha? Hindi niyo ako mamimiss? Hindi ako makakapag-live masyado, kakabisi kaya yun. Kailan ba dapat makapag-impeachment at paano po? Ubus na ka ba ng bayan sa mga buhaya? Sabi ni Rol Talin. Ang problema is, ano yung basis natin? Kailangan din kasi sa impeachment, para ma-file yan, kailangan kumbinsido muna lahat ng ang karamihan ng taong bayan. Dahil alam nyo naman, puprotektahan siya ng Kongreso at ng ilang mga miyembro ng Senado. So, let's see. Hindi pa tayo sure dyan. Sabi ni Grim Reaper, meanwhile, the Catholic Church has a lot more human rights violations pero hindi nga pinapawag yung Senado ang Pope. O nga naman. Kahit yung mga ano, yung sino ba yung representante ng Santo Papa dito? Diba? Ano ba ang tawag doon? Yung papal nuncio. Diba dapat pinatawag yung papal nuncio? Ginagawa ba nila? So, again, RBH7. O ayan ha, so meron ba mga ilan ng mga taong nagsasalita at sinasabi na alam naman natin ang pakay ng Kongreso, in particular the House of Representatives. Ang insistence nila ay para mabago nila and benefit from it at the same time. Kaya nga po lumalabas si dating Pangulong Duterte. Alam niya, and he had to make it absolutely clear, na the reason na he is speaking out is para itong administrasyon na ito ay hindi mag-benefit. Gusto nila mag-charter change, o sige, bakbakan tayo sa charter change, gayon pa man. Pagka ginawa nila in a way na magbe-benefit sila doon, kasi tignan niyo ha, doon sa saligang batas natin, may nakalagay doon, na halimbawa, pag tinaasan ng Kongreso yung mga salaries, emoluments, and other benefits nila, hindi pwede for this administration, it has to be prospective. Hindi progressive, nagkamali si Pangulong Duterte. It has to be prospective, meaning in the next, ano, in the next administration pa yan. So malinaw yan sa ating saligang batas. Eh ano pa kaya yung terms? Diba? Ano pa kaya yung term extensions? Baka naman gusto nilang gayahin nila si Cory o maghalos revolution na tapos puro mga OICs and then ang ma-elect ay mga gusto pa rin nila to the new positions. Ay nako. Sabi ni Pete De Vera, saan mapupunod yung speech ninyo? Nasa, nakapost po. Doon sa ano, sa Luminous page. Sabi ni Cleofer, nakapost din dun sa Trixie Cruz Angeles, where you're posting, right now your comment. Sabi ni Cleofer, yung kay Inday Sara, nakailang paninira na ang kalaban sa social media, yung huli yung pabaon daw ng estudyante. Oo nga, nakakaloka yan. Oh, yung pabaon ng estudyante, pabaon, hindi. Yung classification, yung voucher system, kung hindi po ako nagkakamali, may mga na-classify na 12,000 ng mga estudyante, may benefits na naka-allocate sa kanila. Tapos ang kinikriticize nila ay DepEd daw may kasalanan, si Inday Sara daw may kasalanan. Paano nangyari na ano na si Secretary of Education ang may kasalanan dun sa misclassification ng mga estudyanteng to? Kasi na-classify na sila pero wala pa yung resolution. So parang in automatic classification sila. So, ang nangyari is, pinag-iimbestigahan sila. So, nag-iimbestigate yung PAYAC, yung sa Private Educational Educators Association, parang ganon. At ang DepEd. Kasi yung mga schools, yung mga private schools po, ang nag-classify sa kanila at kinonsider silang automatically classified as beneficiaries. So, paano naging kasalanan ni Inday Sara yun? Ha? Ni Vice President? Eh, hindi ba siya nga rin yung nag-order ng investigasyon? So, paano na naging kasalanan?
Nakakaloka sila. Paano naging ano? Parang kung ano-ano na lang. Parang kung kunwari may isang estudyante sa elementary school, let's say, sa Cubao na natisod, kasalanan ni Inday Sara yun. Ganun ba yun? Di ba it doesn't work that way? Taas naman kaagad ng ano, ng inyong pagtuturo. Sabi ni Naignis, basta ako, solid pa rin support ako kay Senator Amy tulad ni VP Inday. Eh kung si VP Sara may tiwala pa rin kay Sen. Amy, eh sino ba naman tayo para magduda sa katapatan ni Sen. Amy? Ako kasi sa akin, hindi na sa katapatan or anything like that. Kakampi natin siya. And the enemy of my enemy is my friend. Kumbaga, strategic lang, strategically speaking, it doesn't make sense na awayin natin siya. Pagka merong move siya na against Inday or against the Duterte, should be. Ganun lang yun. Hintayin natin. Pero habang ano, magkatugma pa tayo ng ating mga pakay, go lang. Kaya siya naman yung inaaway natin lahat ng mga potential kakampi natin. E di nawalan tayo ng kakampi. Remember, politics is numbers. We have to add to our ranks. Hindi yung nagbabawas tayo. Hindi yung at every opportunity, tsutsugiin mo, aawayin ninyo yung mismo mga kakampi. E kailangan siya ni Inday Sara. E anong gagawin natin? Sabi ni Papi Daddy, mahal ka namin at nakakatuwa ang pagpunta mo sa prayer rally. Basta si Bongbong Mascot, ay, at si FL, eh, lamyelda lang ang gusto sa buhay. Tamad kasi talaga si Bongbong Mascot. Grabe ko yung mag-ano. Yeah. Sabi ni Ma'am Josefina, balita ko yung tatlong uod sa camera o post daw sa Chacha How To. Well, sana. Alam nyo kasi, 'di ba, may tampo sila kay House Speaker. Matagal ko nang sinasabi. So, bakit? Kasi nga hindi nangyayari pa yung peace talks or hindi formally nangyayari yung peace talks. Pero pag yan eh matuloy, friends na uli sila completely. Ano-ano itong sinasabi ni Senaida Villanueva? Yan si Trixie. Oy, napaka-polite, no? Nagsabi, kung si Duterte ang tatakbong magka-position uli, looks, says, thinks of the damage. Think of the damage. Mas gusto pang mapahamak ang bansa. Madam, if you cannot string two words together and be coherent in your thoughts, huwag na kayong magtanong. Kasi medyo nakakahiya, eh. Ang gulo-gulo ng sentence ninyo, run on. Huwag nyo na lang kasi Englishin. Tanungin niya na lang yung ano, tanong ninyo. Kung iniinsulto ninyo ako, kailangan coherent sentences yung gagamitin niyo. Yung makakabuo kayo ng idea. So, ang gagawin niyo po, ma'am, muna, buuin niyo muna yung idea sa utak niyo before you start to write. And then, baka you might be able to ano to put those two sentences together in a way that can form an actual idea. So, if you cannot do that, ma'am, huwag muna kayo magsubok mag-criticize. Baka you might want to try the alphabet first. Okay? Diyos ko talaga. I swear, the quality of the trolls, I'm so embarrassed for the guys who have hired you. My God. Sabi ni Timberland, no more Marcos and never again. Okay. Sabi ni Chester, kagabi po, kagabi, every time na magsasalita kayo, may response ang crowd. Hinihintay nga po namin na may mag-uhu. Keep fighting for the truth. Paano sila mag-uhu? Wala na ako sa karambola. Grabe naman kayo. Expecting ba natin? Sabi ni Ma'am Fina, kaso tales here, there's 1.3 viewers on YouTube but less than 500 likes. Sama-sama tayo mag-like. Sabi ni Wellfax, patience guys, peace muna tayo. Observe muna tayo, wait tayo. Sabi ni... ano yun? Howohey. Ha, yun pala yun. Quick to ride pa naman man din si Tulfo. Sabi ni Soy Parati, mas lumakas po ata mga pinklawan, sana maghalala na uli. Lumakas? Hindi. Nagkaroon sila ng kakampi sa Malacanang. Ano ba? Lumakas. Parang, excuse me, dumami ba sila? Paano sila lalakas kung di sila dumadami? Sige nga, feeling ko eh, ano, kasya lahat sila sa isang ano, L300.
Sabi ni MSB Mix Vlog, watching from KSA, we OFW support Attorney Cook sa tunay na pagbabago. Sabi ni Israel, no to cha-cha hashtag. I will include no to cha-cha hashtags. No to PI, no to cha-cha. Kasi term extension lang naman palang gusto nila sa RBH 7 approval. Yep. Yep, yep, yep. Sabi ni Charlie, attorney, may violation na po ba sa Senate hearing dahil inuungkat na nila ang tithes ng QOJC? There should be a separation of church and religion. I agree. So, church and state. So, dapat tayuan na din ito ng mga ibang relihiyon. Well, yes, but that's still really their choice. I hope they do. But if not, we can't force them. Sabi ni Richa Dolera, kaya nga laging may nananalo sa loto para merong ipapangtapal sa kongresista at senador. Naiinis ako sa pangyayari sa Pilipinas. Sabi ni Pete De Vera, may pink pa ba? Sabi ni Bibing, para sa akin po ang kasalanan talaga ni VP. Ang kasalanan talaga ni VP Inday ay ang tumakbo siya na VP lamang. Nakapanghihinayang talaga. Oo, pero madam, medyo kung uangkatin pa natin yan ngayon, hindi na yata productive. Imagine how she feels. Diba? Sabi ni OFW Hero, madam, bakit tahimik na tahimik ang media? Nasaan ang bibig nila para punahin? Ang dami yung mga kabalustugan na gawain ng mga asawa ngayon. Ng mag-asawa. Sorry, my bad. Ay, one of these days, they will, ma-enlighten din yung mga yan. May time na, may turning point yan. Huwag po kayong mag-alala. Meron tinatawag na tipping point. So, we'll wait for that. Pero in the meantime, labas lang tayo ng labas ng balita. Sabi ni Mai Hiron, watching from Switzerland, proud kami sa iyo habang pinanonood ka namin na tumindig para sa ating mga Pilipino na oppressed. Maraming salamat. You're welcome po, ma'am. Okay. Sabi ni user 11746, one of these days, wala na sila sa power. Sabi ni Salino File, mga dilawan na naging loyalista. Sabi ni Francis Balahura, away ito ng mga nanalo at walang kakamping doon. Totoo yun. Kakahiya naman na ano. Bakit? Magka-level ba tayo ng mga talunan na ganun? Tigil nga sila dyan. Sabi ni Ma'am Fina Ibrat, obsolete na yata ang L300. Bakit? Hindi ba yung mga pink obsolete din? Bagay sila. Sabi ni Elisa, kung halimbawa po mapaalis ngayon si BBM, si VP Sara po ang papalit. So hindi na po siya makakatakbo bilang presidente sa next elections. Pero sa July, makakatakbo pa siya. Based on the president of Gloria Arroyo, yep. Sabi ni Happy Fam, kinilibutan akong nakita kita sa stage. I hope that's in a good way, ha? Kasi di ba may dalawang klaseng kilabot. Merong yikes, kilabot. Yan. Merong, uy, kinikilabutan ako. May ganun. O merong, kinikilabutan ako dahil natatakot ako. So I hope it's in a good way. Ito sabi ni OFW Hero. Kuryente, tubig, gasolina, pagkain, gamot, tumaas. Tapos nakukuha pang maglibot sa ibang bansa. Kawawa talaga mga mahihirap. O totoo yan. Sasabihin nga nila eh. Anong sasabihin nila? Alam nyo, we asked so many people to invest in the Philippines, pero the constitution talaga. Eda, bakit pa kayo umaalis? Sabi ni Well Fox, at least tayo nabudo lang eh, sila na inidoro. Good point. Thank you very much for that. I think I'm gonna steal that. Sabi ni Two Thirds, Tambaloslos Group and Pinklawan Joint Forces, delikado ang katayuan ng LCAP. Ay naku, matagal nang namimiligro yan. Sabi ni Geek Goody 8, maraming salamat sa pag-attend sa SMNI Rally sa Liwasang Bonifacio at pagmamahal sa katulad namin mga ordinaryong Pilipino, lalo na nasa ibang bansa at sa ating bayang Pilipinas. Ah, sir, kasi ordinaryong Pilipino din po ako. Kaya, parang love your own, di ba? Sabi ni Jenny Rose, after the Davao Prayer Rally, Cebu,
prayer rally at itong Manila 7-day prayer rally na super dinumog talaga ng mga tao. Hindi pa po sila kinakabahan. Konti na lang. Nasa Malacanang na tayo. Well, I hope so. Or I hope matauhan sila. One way or the other, di ba? Sabi ni Ma'am Raquel, Tan, inaantay lang namin, attorney, sa tamang oras. Bubuhati namin sila paalis sa Malacanang. Sa July pa daw po yun. Well, sabi ni Tress, gaming, Ma'am Trixie, that's about KOJC's assigning PRD as administrator. Thoughts? Eh, kaka, nabanggit ko na po early in this, ano, in this live. Political or legal implication, yung isang blog abogada sabi, kapal mo ka, pastol, bakit bangay kay, binigay kay PRD yung property but he's not a member daw. Hindi naman po binigay, administration lang po, hindi naman po, walang donation po. He's just administering it. Baka naman akala niya binigay. Sabi ni Naignis, tataas na naman daw po ang kuryente ayon sa news, tapos panilipad ni Kuting, dinaig pa si Tabaco. Sabi ni Anne Maldits, you are calm and fierce at the same time po, if that makes any sense. Actually, it makes a lot of sense. Thank you, ma'am. Napapalakpak ako, attorney, ng ilang beses kahit dito lang ako nanonood sa YouTube nang nagsasalita ka sa stage. Solid talaga yung speech mo, tagus sa puso. Sabi ni Who Won, your demeanor is a good illustration of Teddy Roosevelt, speak softly but carry a big stick. Sabi ni The Good Wife, we were so happy to see you on stage yesterday, tagus lahat ng sinabi mo. Sabi ni Et, all the other bloggers or vloggers are fighting on YouTube, pro or con Kibuloy, confusing most of the Filipinos. Well, I think everybody makes decisions based on their own thoughts, based on their own logic. And what vloggers do is simply to provide information or misinformation sometimes in order to sway those thoughts. Ganun po talaga yan. Sabi ni Princess Jones, blessing in disguise na rin nakipag-unite si VP Sara kay BBM dahil sa nangyari ngayon. Nalalaman na niya at ng mga Pilipino kung sino sa mga senador at kongresista ang for the Filipino. Sabi ni Kalyeng, basta ako napaluha nung nagsasalita ka on stage. At sure ako may mga kasundaluhan din na nakikisimpatiya pero tahimik lang sila. Sana matauhan ng mga nasa Malacanang. Ako kasi ang worry ko yung ano eh. Yung mga mahihirap eh. Kasi hindi na nga sila makahabol to begin with dun sa ano. Yung kikita kayo enough lang para makakain at minsan hindi pa sapat yun. So, paano sila? Ang daming pinangako ng gobyerno, nasa na yung mga pabahay. May naririnig ba kayo na lately na yung mga homeless ay kinukupkup? Meron na ba kayong narinig lately na naiaangat yung poverty rate natin? Hindi eh, bumabagsak nga eh. Dumadami eh. So, kumbaga, sa hirap ng buhay, yung problema eh, pagka ano, wala silang empathy, wala silang, hindi nila alam kung paano mabuhay yung katulad natin. Na, di ba, naglalakad? Hindi sila nahahangina ng pollution. At dahil nakatira sila dun sa mga lugar na ano na may gated communities at saka nandun sila sa loob ng Malacanang, hindi na nila nakikita yung mga tao na nasa kalye. Yun, dun ako nasasaktan eh, na ganong katagal natin titiisin. Yun ngang ano eh, yun ngang poverty rate natin para sa akin, it's still scandalous and dami pa rin mahirap. At hindi natin nakikita. Alam mo, wala na sana akong problema sa ayuda kung nakikita ko na may pinapakain sila. Kahit yun na lang. Di ba? Yung mga, ano, mga pakain na lang. Baka sana masupplement yung, ano, yung sa mga bata sa school, yung nakakapasok. Baka yung mga laborers na, ano, na magkano lang ang kita, baka naman meron tayong, ano, programa para sa kanila. Kahit yung mga, baka naman meron tayong mga, ano, paayos natin yung mga daycare sa mga barangay para yung mga mahihirap, eh merong ano, yung mga nanay makakapagtrabaho kahit may maliliit pa yung mga anak nila. Pero andyan na yan eh, andyan na yung mga things like that. May barangay daycares naman, pero I don't think it's making a big enough dent.
Eh sana yung mga oligarko nire-require natin, oh sir, yung mga mahihirap ninyong mga empleyado, baka naman pwede niyong bigyan ng libreng daycare. Sabi ni Mommy Tapper, ma'am, anywhere in the world may mahirap po. Yes, ma'am, but China has been able to eradicate absolute poverty. Or haven't you heard? At paano yun? Because may mahirap the world over, hindi na natin sila tutulungan. Hindi na tayo gagawa ng programa para makaahon sila sa kahirapan. Diba? Ganun ba yun? Alam ko, si Kristo yung nagsabi noon eh, the poor you will always have with you. I know that. But that doesn't mean you're going to stop helping them. Tsaka yung konteksto na yun, andun pa si Kristo eh. Sabi niya eh, sandali na lang siya nandito sa mundo. Bakit hindi pa siya kasi kasuhin? Bakit pa may inis pa si Buddha sa kanya? Kay ano? Sa babaeng gustong ano, i-anoint yung paa niya, di ba? Konteksto po yun, ma'am. Maswerte yung karamihan sa atin. Nakakain tayo. May oras nga tayo dito eh. Makapag-chikahan dito sa ano, dito sa social media. Not everybody is like that. And we should all be thinking of that. And in fact, kaya ako umakyat sa Entablado eh, para may at least man lang kung walang ano, wala tayong magawa para iangat yung buhay nila. At least man lang we have to try, di ba? And at least man lang we have to ano, to save some people. We're going to have to make it our point. Make it a point. Thank you kay Makoy at saka kay Ma'am Ed. We have to, you know, anong gagawin natin? Yun lang may lalampasan kang ng lilimos. Kaya nyo yun? Ako nahirapan ako. Yung naglalakad ka, eh ako taga-Cubao ako eh. Minsan maglalakad ka. Doon sa kanto may mandilimos. Yung dukhang-dukha talaga. Kaya nyo bang lampasan yun? Ako, hirap ako nun. Masakit sa dibdib ko yun. Kahit paano mag-aabot ako. Kilala ako ng mga kasama ko araw-araw. Kahit paano mag-aabot ako. Hindi man tama minsan. Kasi baka sindikato daw yan. Baka kung ano. O sige, fine. Pero I cannot take that chance. Paano kung tunay na gutom? Sana, ganun sila nag-iisip. Na you only have this much time to be in power. Who are you going to help? Diba? Baka naman, kahit paano, itong generation ng mga estudyante, yung mapakain natin. Baka naman, meron dyan yung mga matutanda, we can get them off the streets. Wala akong naririnig ng mga, ano, mga efforts na ganun. Panahon ni Duterte, ang dami. Yun yung, ano, yun yung namimiss ko. Yung nakikita ko na may actual effects yung mga polisiya. At yun po yun. Kaya galit din ako dito sa charter change na inuuna pa. Kaya nyo ba yun?